Magandang araw po mga kaibigan sa isang pagtatanghal na naman ng ating Wednesday Roundtable at Lido. On our fourth anniversary, we will talk about an issue closest to our hearts because we are in Metro Manila. So we will talk about Metro Manila and public transport. At anong impact nito sa business? Ano ba yung mga panukala upang gumanda-ganda naman ang sitwasyon dito sa Metro Manila? We're joined by the best resource persons we can ever have to talk about the topic. Sapagkat unang-una po, kailangan ng masusing pag-aaral sa mga nagaganap ngayon dito sa atin. At isa po sa mga panauhin natin ay ang Vice Chairman ng Metro Manila Development Committee. Siya po ay si Congressman Edgar Erice. Kasama rin po natin ang Special Assistant to the Transport Secretary, si Engineer Bert Swansing. Kasama rin po natin ang isang opisyal ng Phoenix na nagpapanukala ng makabagong paraan para sa transport, si Ginoong Eduardo Eddie Yap, na kasama ko rin sa Tuesday Club. Kasama rin po natin si GM Jojo Garcia ng MMDA. Kasama rin natin si Ginoong Alex Yage. At kasama rin natin si Attorney Hernando Cabrera ng LRTA. At mula sa business sector, kasama rin natin si Ginoong Jess Varela, representing the International Chamber of Commerce, Philippines. Let's start. Pag sinabi bang Metro Manila, Jojo, Mr. GM, anong ibig sabihin nito? Please, go ahead. Okay. I would say Metro Manila, meaning, ito yung pinakasentro ng ating ekonomiya, no? Comprising 16 cities and one municipality. Kumbaga, ito yung national capital region, the whole Metro Manila. Sinabing Metro Manila, gaano kalaki ang populasyon? More or less, no? Yan nga tayo medyo debatable, no? Between 12 to 14 million during night time. No, this is before COVID, no, but during daytime, pumapalo tayo hanggang mga 18 million. Mm-hmm. At patuloy na lumalaki ito kung hindi nagkaroon ng COVID. Yes, definitely, no. Actually, ang Metro Manila natin, NCR, medyo lumaki na. May tinatawag tayong GMA Greater Manila Area, no. This is including, no, the Cavite area, Rizal, Laguna, and Bulacan. These are the people going in Metro Manila every day, no, for work. Ito yung tinatawag nating mga commuters, no? Commuter sectors. Ang kategory nila is province, but every day they're part, no, of Metro Manila. Ito po yung mga nasa borders natin, no? Again, ulitin ko po, yung Laguna, Cavite, Rizal, and Bulacan. Mm-hmm. Okay. Mula po naman sa Kongreso, pakinggan natin ang brief statement ng ating kasamang si Congressman Edgar Erice. Metro Manila Development Committee, what have you been busy with sa House of Representatives? Are you trying to re-engineer or reinvent the wheel, so to speak, Congressman? Well, una, good morning sa inyong lahat, kay GM Jojo, sa lahat ng mga participants ngayong umaga. Yung Metro Manila Development Committee, of course, may mga panukalang batas tungkol dyan sa Metro Manila na dinidinig namin, pinag-uusapan namin. And of course, yung parang may oversight function kami with doon sa mga ginagawa ng iba-ibang mga ahensya na patungkol sa Metro Manila. Different aspect, transport, flood control, infrastructure, etc., etc. Mm-hmm. At meron pa bang mga kinakailangang batas para matugunan ang pangangailangan ng Metro Manila residents, Congressman? Marami. Ako, for example, I've been pushing for yung sa ating constitution, merong provision diyan yung special metropolitan government for highly urbanized cities like Metro Manila, kasi alam naman natin na maraming mga services like garbage collection, disposal, flood control, traffic, transportation. Dapat yan, isang ahensya na lang ang nagmamanage yan for the whole Metro Manila. Kaya ako, I'm
I have a pending bill in Congress para magkaroon ng Metropolitan Manila government headed by a governor, a vice governor, and a regional assembly that will legislate yung mga ordinances that will be applicable for the whole Metro Manila. One brief question, Congressman. Do you expect to see that during our lifetime? Well, of course, wala namang imposible. Of course, meron lang tayong problema ngayon dahil siyempre yung mga local governments ang gusto nila magkaroon ng mga independent republics. Pero habang lumalaki ang populasyon ng Metro Manila, habang nagiging complex ang problema sa transport, disposal, at traffic, palagay ko yung mga mamamayang naninirahan na din sa Metro Manila ang magkaklamor nito. Okay, thank you. Engineer Bert Swansing, sa inyong pananaw, mula sa tanggapan ni Secretary Art Tugade, anong gagawin upang matugunan ang pangangailangan ng publiko, lalo pat nagbubukas na tayo ng ating ekonomiya? Well, of course, magandang umaga po, Pong Erise, at sa ibang mga panauhin dyan sa iyong programa. As far as the DOTR is concerned, ang talagang opisiyan yan is ayusin yung ating public transport, no? Lalo-lalo na dito sa Calacan, Maynila, no? Para nga maging matiwasay ang ating unang-una yung kalsada at yung pamumuhay natin, ano? Magkaroon ng saysay, kaya nga, no? Hindi yung mga commuters ay nagsasuffer sa mahabang pagbibiyahe, sa maiksing distansya. No? Yun ang talagang inaasikaso ng ating departamento ngayon. Aha. At sa palagay po ba ninyo, matutugunan natin yung pangangailangan dahil lang sa katulad niyan, sarado yung MRT3. Anong magic ang gagawin natin? Well, unti-unti pinagbubuti natin. Ano. Ngayon, of course, may mga pangyayari na minsan hindi natin maiwasan. Like for example, yung paghinto ng MRT3 dahil yung mga kawani ng MRT3 is naging biktima rin ng COVID-19. Ano? So, yung bagay na yan, ina-address natin sa pamamagitan ng pag-assisti naman ng ibang mode ng transportation. No? Like for example, yung tinatawag nating bus augmentation. No? Bagamat malaki yung pagkakaiba, no? Yung train over bus, sinisikap natin, no? Na yung servisyo sa tao matugunan. Mm-hmm. Okay. Let's hear it from Attorney Hernando Cabrera of LRTA. Attorney, good morning. Kumusta po kayo? Ano ba ang pinakahuli dyan sa inyo? Good morning po. Good morning po sa ating mga ibang kasamahan. Sir, lately po, based ko naman po dun sa daily na monitoring po namin sa aming mga empleyado, so far wala pa naman hong tinatamaan sa mga empleyado natin na nasa linya. Ito po yung mga tailor, mga train operator natin. And then so far naman po dito sa office base, sa engineering wala din po. Sa office base, may lately lang ho, mga 2 days ago lang po, may dalawang nag-positive sa office base. Kaya lang, itong mga nag-positive naman po ito, talagang isolated na sila noon pa kasi bago naman po sila nag-positive, naka-quarantine na po sila. Kasi ang ginagawa po namin, konting ubo, konting sipon, talagang ina-isolate na po namin sila. So even before po na nag-positive yung dalawa, talagang quarantine na po sila. Hindi na naman po sila pinapapasok. And then sa linya naman po, lately ho, 2 weeks ago, we started po yung procedure natin na hindi na po kami nagbebenta ng ticket using po yung mga teller natin. So pagka pumunta po tayo sa line 2, makikita po natin na wala na hong teller na nagbebenta ng ticket. Ang ginagamit na lang po natin talaga ngayon is yung mga ticket vending machine. So lahat po ng pasero natin, doon na po sila bumibili ng ticket nila. And then, yun naman pong single journey ticket na ginagamit. Ito po yung tingi-tingi na ticket. Ang ginagawa na po namin dyan, ina-isolate din namin po sila. Pagdating po ng gabi, pagka na-collecta na po namin yung mga single journey ticket, yung tingi-tingi na ticket, kina-quarantine po namin lahat po ng single journey ticket for 72 hours kasi yun lang naman po yung lifespan ng ating virus bago namin po sila i-re-encode at ibalik sa sirkulasyon. So, and then, isa sa mga ginagawa rin po namin ngayon is bumibili kami ngayon ng yung tinatawag po natin na ultraviolet disinfection kasi yun din po ang pangalawang
procedure na gagamitin natin doon sa mga ticket na nakukolekta natin. So 72 hours quarantine and itadaan po natin sila ng ultraviolet disinfection. Okay, attorney, meron kayong sinusunod na social distancing, right? Opo. Okay, gaano kalayo ang pasahero sa kapwa pasahero? 1 meter po, based po doon sa IATF guidelines, 1 meter. Kaya yung pong ating trend sa line 2, yung isang buong trendset actually, ang naisasakay lang po niyan sa ngayon is 160 na pasahero. Ang usual na capacity po nung ating train set sa line 2, pagka yung tinatawag natin na comfortable na pagsasakay, mga 1,060 yung pwedeng ilaman. Pagka yung tinatawag natin na crush capacity, ito po yung siksika, naabot po yan ng mga 1,600 plus. Pero sa ngayon, 160 lang po yung ating sinasakay. So talagang napakalayo po, wala pang 10% po yung ating sinasakay. Hindi naman ho sa ako'y nagmamagaling, pero mahina ho ako sa mathematics eh. Pero kung ganyan kaunti ang inyong pasahero, hindi ho kaya parang NFA kayo, palugi? Well, oho, malaki ho ang aming talagang na-project na losses po namin at ang inaasahan na lang po namin talaga rito para sa continued service namin is yung patuloy po na ibibigay sa amin na financial support ng ating national government. Ah, okay. Mabuti po at binabanggit niyo yan. Mahalagang pag-usapan din kasi yan eh. Ginoong Eduardo Ediyap, ano yung pinapanukala ninyong pagbabago para sa ating mga bus? Paano ba yung inyong pinapanukala? Please. Oops, sandali po. Okay. Yes. Ito ha. Yung busway, yung tinatawag na dedicated busway sa inner lane, sa loob, no? Para at yan ang kapalit doon sa yellow bus lane. Ngayon, kahapon ng umaga, alas 10, nandoon ako sa food bridge sa ETSA, malapit sa Pioneer. Kinunan ko ng video at yung video shinare ko doon sa ating Tuesday Club. Nakita mo, malamang nakita. Okay. Yeah. Ngayon, ang kahabaan ng video ay 2 minutes and 20 seconds. Within that period, binilang ko 4 na bus dumaan. So sa makatwit, bawat 35 seconds, may isang bus na dumaan. Okay? Imbes na 1.5 minutes ang headway, 35 seconds lang may dumadaan na bus. At may dalawang ambulansya dumaan tsaka isang PNP na van, no? So katunayan gumagana ng maayos yung busway, no? At nakita mo naman doon sa video makatabi southbound tsaka northbound bumper to bumper ang traffic doon sa 4 na lanes. Okay, now ito ang konsepto na mula pa nung 1974 inumpisan yan doon sa Curitiba. Hindi po bagong konsepto ito. Proven na ang kanyan. Proven. At sa buong mundo, meron ng halos 150 yung ganyang sistema. Yung pinakamalaki dito sa Asia, sa Guangzhou, bawat araw, 1 million ang pasahero na inaano nila doon sa kanilang linya. Sa Jakarta naman, ang pinakamahaba sa buong mundo, 250 kilometers ang haba ng busway dun sa Jakarta. Kaya hindi tama yung sinabi ng isang senador na experimental science project. Hindi po totoo yan. At ang tanong mo kanina, Melo, ano ang epekto nitong traffic? Tsaka yung problema sa transportasyon sa private sector. Napakalaki ang problema at epekto. Kaya naalala mo, andyan si Bert, no? Kasama ko yan sa Rotary. At nung 2015, Agosto, nung, di ba, ang lakas ng ulan, nakaroon tayo ng 8 hours na Carmageddon. Mm-hmm. Naalala nyo, no? Okay. Sa NAIA, mga pasahero hindi nakarating at yung mga dumating na hindi makakalabas at maraming kinabukasan na
bago nakaabot sa bahay, no? Bukod doon sa Carmageddon, meron pa tayo noon yung kwan, yung problema doon sa container van. Naalala nyo yun? Mm-hmm. Okay. So, pagkatapos noon, mga ilang linggo, pagkatapos noon, nag-submit ako ng isang position paper tungkol dito sa kwan, transportation at traffic problem. And then, meron akong holistic approach. Sa Rigodon ballroom ko, na-present yung paper ko, covered by media. Ngayon, the following week after yung ano ba ito, National Heroes Day holiday, Monday, no? Yung Pinoy administration cabinet nag-meeting nung Tuesday. At tatlo yung sa recommendation ko na in-adapt nila. Yung kauna-una, si Secretary Almendras ang ginawang kwan, traffic char, no? Kaya lang, ang titulong binigay sa kanya, coordinator. Pangalawa, yung CHPG in-assign sa EDSA. Pangatlo, yung busway, yung yellow bus lane, niligyan ng mga barriers, no? Okay. Nakatulong yan. Kaya lang, yung ibang recommendations ko doon sa position paper, kasama dito yung bagong busway, hindi na implement. At kaya, nakita nyo, hanggang nitong bagong COVID, yung problema sa EDSA ay patuloy, no? Dahil sa traffic solution kasi, yung tatlong E ang kailangan. Kauna-una, engineering. Pangalawa, yung kwan, education. Pangatlong E, yung enforcement. So, ginawa nila yung dalawa, hindi nila ginawa yung engineering. So, ngayon, ang nangyari ngayon, dahil dito sa COVID, at sumulat ako sa Philippine Star, sabi ko, don't waste a crisis. Dahil nakita ko, ito nang pagkakataon na mag-introduce tong bagong sistema dito sa atin. Okay. So, si Secretary Tugade, kwan siya, menado siya, kaya nag-meeting kami, kaya ito ngayon. Tamang-tama, suspendido ang MRT at meron tayong busway. Kaya, mga commuters, at least, makakasakay sila. At mula sa EDSA North hanggang Ayala, ako man, sumakay ako ng bus. 25 minutes lamang. So, yan ang solusyon dito sa bus transportation. Okay. Malaking bago ito. Okay. Sandali po mga kaibigan. Mula sa ICC, International Chamber of Commerce, Jess, Mr. Jess Varela, representing Ambassador Francis Chua, how do you look at the traffic situation in COVID-19 and the need for more transport facilities? Yes. Oops. Yes, go ahead. Paki-unmute mo muna, Jess. Ayan. All right. Walang sound. One more time. Walang sound. Okay na kanina. Oops. Give it a try, Jess. Pakipindot lang. Mm-hmm. Yan. Mahina. Yes? Pakilakasan yung mic. Pakilakasan mo lang yung mic. Pakisuyo lang. Okay. Alright. Wala pa rin. Babalikan kita. Babalikan kita, Jess. Sandali lang. Mr. Alex, okay na, Jess? Alex, yes, please. So, how is it at the Provincial Bus Operators Association of the Philippines? How are you doing these days? Alex? Good morning po sa lahat po ng nasa programa ng ito. Happy anniversary, Melo. Thank you. Okay. Well, lahat po ng provincial buses ngayon ay talagang halos sa 4 na buwan na naghihirap. Marami na ang yung mga maliliit na mga bus companies nagsara na. Hindi na talaga kayang operate. Ang may mga naiiwan, yung mga malalaki,
But the lahat sila nahihirapan at yung iba marami ng mga natanggal na mga empleyado, lalo na yung mga support staff. Ito yung mga unang na layoff or na either nag-retrench, na layoff or yung iba, karamihan mga driver conductor ay forced leave, no? Ito yung mga hindi muna pinababiyahe ngayon. So ever since nagkaroon tayo ng ECQ, ngayon GCQ, wala akong biyahe ng provincial buses going in and outside of Manila. And then ng June 1, meron hong nagkaroon po ng modified GCQ sa Region 1, Region 2, Region 3, and some portions of Region 4. Nagkaroon ho ng mga na-open na mga rationalized route ng LTFRB doon sa region at saka doon sa within the province. So yung mga ibang provincial buses ko ay nag-apply sila ng special permit to operate itong mga rationalized route inter-province or inter-region lamang. Pero walang pumapasok at lumalabas ng Metro Manila. Okay. Ang naging problema ko dito, yung mga nabuksan po nila na rationalized routes in the provinces at saka sa mga region, pagka tinignan ho ninyo at 50% na maximum capacity at i-add pa ninyo yung mga requirements ng Department of Health, yung mga protocol, ay hindi ho talaga pwedeng kumita yung bus. Okay. Hindi, so yung ang nangyayari na lang po na Melo, pagka nag-operate yung bus, at least nakokoveran yung sweldo ng driver. Kasi yun ang importante, yung driver. Baka pag hindi nagkaroon ng sweldo yon, magugutom yung kanyang pamilya at saka yung conductor. Mm-hmm. At so pag nagpatuloy ito, hindi kayang i-cover yung mga fixed expenses. Alam naman siguro ni Mr. Eddie Yap ito, pagka nag-operate ka ng bus, you need at least mga 3 to 3.5 people to operate one bus. Pag fleet operator ka. And you need one conductor, at least one driver. Pero marami pong support staff. Ito yung mga mekaniko, ticket seller, meron kaming terminal, meron ng mga dispatcher dyan, inspector. So, unang-unang natanggal yung support staff. Pero yung driver-conductor, na niretain pa namin muna yan, naka-force leave lang sila ngayon. Ngayon, ito yung dapat natin i-maintain muna habang naghihintay kami na payagan kami ng DOTR, LTFRB, para makabiyahe. Pero as I mentioned, at 50% ng maximum capacity, wala ho talagang kikita ron. Ang makakoveral lang niya at most are yung mga direct expenses to yung fuel at saka sweldo ng driver. Hindi niya kayang bayaran yung other expenses sa terminal. Hindi niya kayang bayaran yung loan amortization niya. It's a matter of time bago sumuko na itong mga operator at hindi na rin makayang mag-operate nung mga nabuksan na rationalized route. Okay. Let me mention again yung sa Metro Manila. Although I represent the provincial buses. Sa Metro Manila, all 31 na rationalized routes ay na-open na ho ng LTFRB. Doon ho doon sa 31 na rationalized routes, ang observation ho namin, hindi ho tugma yung number of buses na inassign sa bawat ruta. Kasi pag tininan ho natin, merong mga ruta na dating jeepney route. Dating jeepney route, ang maiksi yung ruta, mga 10 kilometers, less than 20 kilometers. Jeepney route ito eh. Nilagay mo yung bus. Ang bus ho niyan, ang length ho niyan,
mga 11 meters at most. 11 meters pag Metro Manila. Pag nag-operate ho yung bus dyan, ang baso, ang initially, ang pamasahe ho niya mas mahal kumpara sa jeep. Mas mahal ho yan. So, ibig sabihin niya, pag sumakay ka ng bus, dati sinasakay mo ang jeepney, siguro mga 20% to 25% higher ang pamasahe mo. Okay. Pangalawa, 50% lang ang capacity ng naisasakay ng mga city buses na ito. Pag tinignan ho natin, dun sa 31 rationalized routes na merong bus na ngayon na tumatakbo, halos lahat ho sila hindi kumikita. Siguro, ginagawa lang nila yon, mag-operate sila para yung driver nila mabigyan nila ng sweldo, magkaroon na mabayaran yung krudo, pero karamihan ho sa kanila, if not all, pati ho yung bus augmentation, siguro pag hindi sinuportahan ng MRT yan, so kasi subsidized po ng MRT yung ano niyan eh, yung revenue niyan eh. Pag hindi ho ganun nang nangyari, lahat po sila, hindi nila kaya mag-operate. Kasi, okay. Observation ko lang po, wala pa hong, konti pa lang ho bumibiyahe, kukonti pa lang. Pangalawa, pagdating ho ng peak season sa umaga at peak season sa hapon, yun lang ho ang may pasahero. At pag nangyari ho yung peak season sa umaga at sa hapon, hindi na po nasusunod yung social distancing kasi yung pasahero, dinudumog ho yung bus eh. Katulad doon na nangyari sa MRT kahapon, no? Walang MRT. Nakikita naman ho yun sa video. Yung mga pasahero, pag may dumarating na bus, hindi na ho nasusunod yung social distancing. Baka saka, ang nakikita ko doon, maaaring kumalat pa yung COVID-19 dahil hindi naman ho natin nasusunod yung safety protocol ng Department of Health. All right. Thank you very much. Parang mabigat yung sinabi ni Alex. Pero, Jess, from your end sa ICC, International Chamber of Commerce, how are we doing? Magandang umaga sa lahat, no? Unang-una, itong Metro Manila ay napakahalaga sa mga mangangalakal dahil ito ang sentro ng mga negosyo. Ang mga negosyante ay maharap sa isang malaking pagsubok ngayon dahil dito sa pandemya natin. Marami sa aming mga kasapi ay nagpo-provide ng mga shuttle services. Ngunit ito'y kulang. Kung titingnan niyo ang mga datos ngayon, kalahati ng mga micro and small ay nagsara na. No? At yung mga medium and large companies, yung mga ilan sa kanila, ay nag-iisip kung magbubukas o hindi. Ang ibang mga nagbukas na. Jess, medyo nag-fade ng konti yung signal mo. Nag-fade yung audio. Yeah. Right. Mga ibang nagbukas na. Nag-iisip that they're trying to see kung anong maaaring mangyari. Napakahalaga ang transportation na para ang mga tao naman ay makapasok sa kanyang mga opisina. Ngayong umaga lang, tinitingnan ko, nanonood ako ng news. No? Nakita ko dito sa Quezon Avenue lang, kilokilometro ang pila. No? Lampas alas 8 na. Kaya ito yung isa sa mga malaking pagsubok. Kami ngayon sa sektor privado, tinitingnan namin kung ano ang aming magagawa. Ngunit, sa totoo lang, marami ang nahihirapan. No? Not every company can provide a shuttle service. Not while we try with some of our members to do so, no? Malaking pagkukulang pa rin. Kaya sa tingin namin, no, kung paano natin mababalanse yung health tsaka yung wealth natin, eh siguradong maganda-ganda ang takbo ng ekonomiya ito sa pandemya ngayon. Okay. Congressman, from your end sa House of Representatives, anong nakikita ninyo? Ito yung sitwasyon. Life, sabi nga, o yung ekonomiya? Paano po yun? Oops. Yes. Yes, please. Okay.
may picturesque ako nung situation, parang outside of the box. So, yung mga ahensya natin na nandyan, mga kasama natin, huwag naman sasama ng loob, pero kailangan nating pag-usapan dito ng matapat. Kanina, sabi ni Mr. Tan, pagdating doon sa method of transportation, yan naman yung traffic engineering is an exact science. Gaya na sinabi ni Mr. Tan kanina. Mr. Yap. Ano? Galing na rin ako sa Guangzhou, yung BRT system nila. Galing na rin ako sa Colombia, meron din silang BRT system. Galing ako sa Jakarta, ganun din, BRT system. Marami akong bansa na pinuntahan na gumagawa ng BRT system. At dito sa ating bansa, 2014, sinimula na yung plano na yan with the help of the JICA. At na-aprobahan ito ng NEDA noong 2016. Ang budget na nakalaan ang tinataya na gagamitin para sa isang bus rapid transit systems dyan sa EDSA ay 40 billion pesos. Pinag-aralan yan, bawat kanto, pinag-aralan pati yung station, pinag-aralan kung anong uri ng mga kagamitan, pati yung dispatching niyan is electronic. So, 40 billion ang budget, 2016. Now, kung i-implement natin ngayon yan dito sa EDSA, na kumbaga sa ano, ang masasabihin niya, mistisong hilaw na BRT system. Kasi, unang-una, isang lane. Lahat ng pinuntahan kong BRT system, two or three lanes. Bakit? Eh, siyempre, pag may nasira, kung may barricade, aba, hindi pa paano pa. Magta-traffic na ng stop. Pangalawa, talagang yung infrastructure para sa convenience ng mga pasahero, yun muna ang sisiguruhin. Number one na parameter is safety. Kaya lahat ng BRT system, ang mga buses, ang pinto sa kaliwa. Yan hindi pwede sa atin ngayon. Hindi feasible sa atin ngayon. Kaya nga doon sa 40 billion budget na envisioned by the BRT system approved by NEDA, pati buses, baka binibili yan nasa kaliwa. Tapos, ang dispatching yan, hindi manual. Talagang through electronic. Ang mga station yan, talagang may mga tulay patawid sa kabila, mga escalator, lahat ng number one yan safety and convenience of the commuting public para maging isang epektibo ang isang BRT system. Kaya ako, I'm sorry to say this, I'm sure yung ginagawa ngayon, yung we're trying to implement a 40 billion project parang 200 million yata ang gagastusin. So talagang papalpak yan. Ngayon, nakita natin, bakit sinabi ni Mr. Yap kanina, every 35 seconds. Bakit? Eh kasi ang tumatakbo pa lang dyan, less than 500 buses. Pero hindi yan yung kailangan natin eh. Ang kailangan natin, bago mag-COVID, ang tumatakbong buses dyan sa EDSA, mga 2,000 to 4,000 buses. Yan yung kailangan. Siksikan pa yan during rush hours. Okay. Pero ngayon, ibig sabihin, 500. Kaya ganyan kabilis. O ganyan, kasi konti lang yung pasahero na na-accommodate. Tapos may social distancing pa. Pangalawa, nakita natin, hindi natin pwedeng hindi tayo pwedeng magplano ngayon na hindi natin i-consider yung pandemic. Yung pandemic, it will take us maybe 6 months, maybe 1 year, maybe 2 years, maybe 3 years. So, kinakailangan natin ng isang transportation plan na maihatid natin safely yung mga workers natin under this pandemic, yung ganitong situation. Nakita nyo naman,
Sa ngayon, anong nagsasuffer yung ating economy? Sabi ni Mr. Varela kanina, ang SM, for example, 30 to 35% lang yung mga customer niya na pumupunta ngayon bago mag-COVID. At yung 30 to 35% na yung karamihan, kulang na kulang sa budget. Konti nang gumasta, 30% pa. Mga malls pa lang yan. Nakita natin yung mga drivers, mga conductors, mga workers na walang trabaho. Na walang trabaho ngayon. Billion-billion, araw-araw, yung nawawala natin. 50% ng mga small businesses natin, halos nagsara na. Yung PAL, nakita natin, Cebu Pacific, meron na silang plano pa paano magbabawas ng mga tao. Yung Batangas Economic Zone, dati, ang tatrabaho dyan, 65,000, ngayon, 7,000. So, yung mga utang sa banko na hindi nababayaran, billion-billion na. Okay. Mga credit card. So, ibig ko sabihin, kinakailangan natin ng isang transportation plan ngayon, ngayong pandemic, na makakapaghatid tayo ng mas maraming mga manggagawa safely. Okay. At yan yung sa tingin ko, wala pa tayo hanggang ngayon. Alright. Meron tayong isang kasama ngayon na nakakaalam kung anong sitwasyon sa China, sa Beijing at iba pa. Ang aming kasamang veteranong si Jimmy Flor Cruz na nagtagal mula noong 1971 hanggang kamakailan sa China. How did China or Beijing for that matter address concerns about traffic and all these challenges that we face? Malaking problema rin ng traffic sa Beijing. At least doon ako nakatira. Nakita ko rin yung paglaganap ng kotse, sasakyan, mula bisikleta. Kaya all over the years, naging problema rin sa Beijing yung traffic congestion. Pero yun nga, na natugunan nito at tinutugunan pa hanggang ngayon sa pamamagitan ng iba't-ibang paraan. Of course, wala namang one size fits all, no? So hindi lahat ng kanilang eksperyensya ay pwede sa lugar ng Metro Manila. Pero ang nakikita ko, una yung role ng gobyerno malakas. Kasi karamihan ng mga bus tsaka subway companies ay state-run or at least mainly state-run. Kasi nakikita ng gobyerno, I think, yung kahalagahan ng transport sa daily life tsaka sa economic lifeline ng yun ang I think kailangan pwede nating matutunan dito na hindi natin pwedeng i-quantify lang yung nasasayang na oras ng mga tao na nabanggit na rin ng nakaraang nagsalita yung cost ng traffic congestion hindi lang sa ekonomiya kundi sa araw-araw na buhay. Sa China, sa Beijing, yun nga, ang maganda sa kanila, yung kamay ng gobyerno malakas. Kaya pag sinabi nila, pag winil nila, nangyayari. So yung subway lines nila, grabe. Dati, dalawang linya lang yung sa Beijing. Ngayon, siguro dalawang dozena na ang linya. At, nakasakay ako noon sa tren sa ilalim ng lupa. Maganda yung train nila. Kanya-kanyang level, no? Kanya-kanyang level yung mga train at walang banggaan at maayos naman. Pero how long did it take for Beijing to do it? Well, yung Olympic 2008 ang isang naging catalyst na nagpabilis nung kanilang development. Pero ang maganda sa kanila, tuloy-tuloy at paganda ng paganda. At isa pang sigurong pwede nating pag-isipan, yung disincentive, hindi lang incentive. Halimbawa, kung yung kotse padami ng padami, siyempre hindi mo naman pwedeng bawalan lahat. Pero ang nangyayari, ginawa nila may lottery na ngayon. Kung gusto mong bumili ng bagong kotse, sasali ka sa lottery year by year at limitado lang yung bilang ng bagong lisensya ng kotse. Isa pa ang disincentive, pataas na pataas ang cost ng parking. I think pwede nating pag-isipan yung hindi lang incentive, siguro kailangan incentive. Which, halimbawa, siguro pag-isipan yung tax break sa mga bus companies, sa
sa MRT, LRT. Kasi dapat makita natin yung relasyon ng public transport sa productivity ng bansa at ng iba't ibang tao. Hindi natin pwedeng maliitin yung role ng transport sa buhay natin. So yun lang ang masasabi ko na pwede nating pag-isipan or at least reference. Again, hindi natin pwedeng kopyahin lahat. Pero yeah, isa yun, yung bus rapid bus transport sa Beijing, ang galing. Tapos yung ride sharing ng bicycles. Kasi kagaya dito, hindi naman ang final destination ng karamihang tao ay dun lang sa istasyon ng bus o kaya ng MRT. Lalakad pa sila. Ang ginawa sa Beijing, may mga apps na ginamit na paglabas mo ng istasyon, merong mga bisikleta na naghihintay na pwede mong gamitin for a little money. Sakyan mo at ipark mo kahit saan yung final destination mo. Yung company na yon lumago at sila ang nagkukolekta ng mga bisikleta sa gabi para ilagay uli sa mga strategic locations, sa bus station, LRT station, mga compounds. Jimmy, ang diferensya nito, ang improvement na ginawa nila. Halimbawa sa New York, 'di ba, may mga city bike. Kaya lang yung city bike may mga ano, may designated places na doon mo makukuha at doon mo kailangan ibalik. Sa China, hindi na kailangan using GPS at cashless payment. Yung mga ganun, siguro pwede natin pag-aralan. Okay. Alam ko, hindi simpleng bagay to. Pero maaari tayong tumingin sa experience ng ibang bansa. Pero ang pinakamahalaga sa tingin ko, yung makita ng gobyerno ang relasyon, ang direct relasyon ng productivity at traffic congestion. Ganun okay. Kahalaga ang traffic sa isang bansa. Okay. Mahalaga yun. Ano kaya reaction ng kasama natin si Engineer Bert Swansing? Bert? Yeah. Okay. Yung binanggit ni Jimmy, no, like for example, yung paano mo makukontrol yung dami ng sasakyan na tumatakbo sa kalsada. Actually, ang isang pinag-iisipan dyan is road pricing. Yeah, I mean, sa Singapore at some other cities are doing that. Ano, let's say, yeah, sa kahabaan ng EDSA, sa pagitan ng, sabihin na natin, North Avenue hanggang sa Roas Boulevard, kung dadaan ka dyan sa pagitan ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, tapos alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, magbabayad ka. No, yung mga ganon. And of course, pinag-iisipan din natin yung paring binanggit ni tawag dito, ni Jimmy na lottery, no? Sa then again, okay. Ang unang nagpatupad niyan is ang unang nagpatupad niyan is sa Singapore. Mas mahal pa yung lottery kaysa presyo ng sasakyan. Para nga ma-dissuade yung tao na gumamit ng kanilang private vehicles ano, sa pagta-travel. But of course, the comparison should not end there. Ano? Dahil kinakailangan naman na maayos yung ating public transportation. Okay. Na yan nga ang pinagtutuunan ng pansin ngayon ng departamento. Yung nabanggit ni Alex, yung nalulugi yung mga bus companies ngayon. Actually, hindi lang bus companies, kundi yung iba pang mga public transport. Ano? Dahil because of reduced capacity, may nakita. No, ang isang tinitingnan ng gobyerno diyan is subsidy or ang isang pinag-aaralan is itong yung service contracts ano. Ang mangyayari niyan parang aarkilahin ng gobyerno yung mga sasakyan na ang gobyerno magbabayad doon sa may-ari ng sasakyan ano, ng mga public utility vehicle. Yun. Yung mga tinitingnan ng ating departamento. Mm-hmm. Okay, may tanong dito si Ana Felicia ng GMA. Ano raw yung initial assessment nyo sa pagbalik ng traditional jeepneys?
papayag na ba ang gobyerno ng mas maraming rota ng bus ngayon na yung MRT operations ay suspendido at ilan daw kaya ang idadagdag at kailan ito sisimulan? Okay. Yung muna itasal natin, ano, yung bakit ngayon tumatakbo ang bus sa dating ruta ng jeep. Nakita naman natin in the past, ano, kapag ka merong jeep ni sa kalsada, kakabit niyan traffic. No? So ang inisip ng departamento, palitan natin ng mas malaking sasakyan, yung mga tumatakbo sa kalsada, para mabawasan yung sasakyan na tumatakbo. Like for example, yun nga, ang equivalent ng isang bus is apat na jeep, no? Yun. Kaya nagdesisyon ang departamento na ganun ang policy ang gagawin sa mga major thoroughfare. Major thoroughfares ito, ang mas malaking sasakyan ang dapat gamitin as public transport, no? Kaysa doon sa mga maliliit na sasakyan. Yung mga maliliit na sasakyan or yung low capacity public utility vehicles, doon sila sa mga feeder roads. Kumbaga sa ano, Melo, sila magpi-feed doon sa main thoroughfare ng mga pasahero na sasambutin naman ng ating mga public utility vehicles. Kasama na dyan, of course, yung MRT, LRT. No? Okay. So, yung isang tanong pa niya is regarding pagkasira ng ano, pag-suspend din ng operation ng MRT. Tinutugunan natin yan ngayon. Ano? As I've said, we have 90 units ng buses na dedicated yan doon sa operation ng MRT, no, between North EDSA hanggang doon sa Top Avenue. Ngayon, kung kukulangin yan, dadagdagan namin yan. No? Basta ang sinabi namin, ang tingin namin, yung 90 units na yan, sapat na yan, makaikot-ikot. No? In fact, meron tayong time and motion study na ginagawa. Kung ilang oras ang biyahe ng isang bus na nag-augmento sa MRT, one round trip, ano, from North EDSA to Top Avenue, then back again to North EDSA. Tinitinan kahapon, like for example, yung unang bus na umalis ng alas 5:30 ng umaga, nakabalik siya ng North EDSA ng alas 8 ng umaga, tama-tama naman, inabutan pa niya yung pang 90th bus doon sa North EDSA. Okay. So, maanis mo pala. Okay. Alright. Short reaction mula kay GM Jojo. GM Jojo, bago tayo bumalik kay Mr. Eddie Yap. Yes, please. Yeah. No, sabi ko, ang MMDA po, nandito lagi. Nakasuporta tayo, no, sa top-tier LTFRB. Sabi ko nga, lagi kami nag-meeting, nagtutulungan kami. And also, yung sinabi rin ni Kong Egay, no, totoo naman talaga lahat yan. The perfect system will be the 40 billion project. No? Kaya lang, ang budget nga, due to limited budget, limited time, kasi may infrastructure yan eh. Kaya gumawa tayo ng interim. Sabi ko nga, we cannot compare, no, yung 40 billion project to a 200 billion project. But at the same time, yung ginagawa natin ngayon, no, to limited budget and time, kahit pa paano, napapatakbo natin. Ang importante, isa lang naman na talaga ang ano namin dito, ang importanteng concern is yung mga commuters. Eh. How can we, you know, let commuters travel faster? Mahirap naman yung bumalik tayo sa dating sistema kung yan lang alternatibo natin. Ibalik yung dating sistema, no? While waiting for that budget of 40 billion. Second, you know, last point, no, alam ko, with limited time ngayon, let's not forget, we're still in this pandemic, eh, yung community quarantine. We need, sabi nga ni Sir Jesse, we need to balance economy and health. But ang direction mo talaga natin ngayon, ang number one priority is really health. No? Yung to travel people from point A to point B will be secondary. Hindi pwedeng kaya may nakanotice yan, nagkakagulo ang mga tao sa bus, nagsisiksikan. Kasi minsan na out of focus po yung ating mga kababayan na ang number one priority nila is how to travel. Eh. Of course, we understand them. They need to work. They need to go out. No? But let's not forget, the pandemic still there. Hindi po binubuksan ng ating ekonomiya na sasabihin natin kasi nawala yung COVID. Eh. COVID still there. It's invisible. So that's why we should not be out of focus. Na ang priority natin lagi is yung health and safety.
Sabi ko nga, ang Cebu, nag-example natin, bumalik sa ECQ yan. And we don't want that to happen. Sayang, no? Hindi na po kaya ng ating government na mag-lockdown totally. Just the other, I think, the other day, we have a meeting, no? With the NCR mayors, including cabinet secretaries. We're talking about how to open up more, no? How to open up more the business and how to sustain it. But the problem is, yung public transportation yan na sinasabi natin should be moderate. Hindi pwedeng biglaan. It's really hard to monitor, no? That's why I already talked to the mayors also. Kasi karamihan, no, ng mga ating public transportation, nagagaling yan sa mga inner roads. Mga, ang MMDA po, national road lang yan. So, nakiusap ako sila, baka pwede, bantayan nila yung mga point of origin to practice, number one, physical distancing, number two, yung wearing of mask, ano? Kasi ang daming na daming nahuli na yung bus, over capacity ng 50% nila. So, let's not forget, no, the virus still there. We should focus more on health and safety before really yung the travel point, point A to point B. Okay. Kahit yung mga ato po, ating business sector, naka-meeting po namin, eh pag hindi nag-ingat yung kanilang workers, isa lang ang tamaan dyan, magsasara. No? Magsasara in the whole office. Okay. Eddie, how do you look at this? Is there a way we could solve the puzzle, so to speak? May solusyon na nga. Nakita na natin ano yung video na binigay ko sa inyo. At yun ang solusyon. Alam nyo, tama yung sinabi ni Kong. Yung BRT na project, in-approve noong 2016. Eh ngunit, 2020 na ngayon at wala pa. So ano gagawin po natin? Mga pasahero at kung yung dating sistema pa rin, ay nakabinbin lang sila sa traffic. Ang kailangan kasi yung productivity, kinakailangan i-optimize natin yung system natin, no? Hindi sa dami ng bus, kundi maski na ilang daan lang, pero efficient ang takbo at productive sila, i-optimize yung busway, no? Now, tama yung sinabi ni Kong na sa iba, dalawang lane ang busway. Ngayon, dito sa atin naman, tingnan nyo ito, araw-araw, punong-puno. Yung apat na lanes na ngayon, punong-puno pa. Then, kakainin mo pa ng dalawang lane para sa busway, maka-alboroto ng husto ang mga motorista. No? Kaya ako, aminado ako, isang lane muna. Okay? Para makita ng ito, para makita ng publiko kung paano yung busway na yan. Kasi maraming hindi nila alam yan eh. At sa kanila, parang sabi nga nung Kwan, science project daw, na hindi naman totoo yan. Yung ginagawa ngayon, yung elemento ng BRT ginagamit. Alright? At para sa madaling panahon, sa mababang budget ay makakaroon tayo ng improvement dahil hindi nating maaring antayin pa yung BRT na yan. Aabutin tayo ng 5 years. Bawat araw nahihirapan ang pasahero, hirap din ang negosyo. At kailangan kasi ayusin natin ang public transportation, ayusin natin ang traffic upang makaka-recover ang ating economy. Eto nga, meron na tayong COVID na problem. Pagkatapos, may problema pa tayo sa traffic. May problema pa tayo sa transportation. Ano mangyayari sa atin? Now, yung sinasabing ilan lang yung bus makakadaan, hindi sa quantity po yan. Sa tipo ng bus na gagamitin. Sa ngayon, ang suggestion ko, como nahihirapan mga bus operators. Kung tatanggalin mo pa sila, papalitan mo ng imported na bus, paano yan? Lalong mawawalan ng hanap buhay yung mga operators. Kaya ang suggestion ko, inclusive itong sistema. Gamitin yung existing operators. Gamitin yung existing buses. At saka na, bumili tayo ng mga bagong bus. Yung
tinatawag na 18 meters na bi-articulated. Tatlong section na bus yun. Pwede natin gamitin dyan para tumasya ang activity. Maraming paraan. Maraming paraan yan. At ito, work in progress pa lang. Kailan pa lang sila nakumpisa yan? Nandiyan si Jojo. May 18 kami nag-meeting. Pagkatapos sa decidido, June 1st, umpisa. Ngayon, kwan pa lang, halos isang buwan pa lang, pero nakikita na natin, nagagamit na yung busway. Kaya, congratulations, Jojo, congratulations. At, thank you po, thank you po. Kung kausapin mo yung mga pasahero dun sa bus, tsaka yung mga drivers, tuwang-tuwa sila. Imagine, mula sa Esa North hanggang Ayala, 25 minutes lamang, kailan tayo nakakaroon ng ganung klaseng kaiksi na biyahe? So, pagbigyan natin ng panahon. At ako, araw-araw, inoobserbahan ko yan. Kung ano-ano at mga suggestions ako dun sa DOTR, Land Transportation Team. Pagbigyan natin sila. At importante, yung konsepto ng dedicated busway. Yan, kailangan gamitin natin. Okay. Yeah. Thank you, Eddie. Thank you. Pero isang tanong dito para sa LRTA. Paano raw po ito, di ba, walang biyahe, hindi kaya angkop na ayusin na yung release? Tapos, paano yung testing ng mga employees at personnel sa public transport at iba pa? How do you do it in your area sa LRTA? Yes. Okay. Ayan. Okay na, sir. Sir, sa mga kwan po, noong nag-start po itong pandemic, we availed po yung time na makapagsagawa po tayo ng mga repair work sa LRT. Actually, tumapat po nung nagkaroon tayo ng lockdown, yung tinatawag natin na Holy Week maintenance na 4 na araw kasi yun yung time lang na mahaba-haba yung oras kami makapag-maintain. So, since nagpatong po ito doon sa lockdown, we availed po yung the whole time na nag-lockdown tayo na isagawa karamihan ng ating mga repair works. Kaya po, nung nag-start na po na pwede na akong bumiyahe ang LRT Line 2, ituloy-tuloy po yung biyahe na namin. So far, wala pa naman po kami na-experience na major na aberya. And precisely because nagkaroon kami ng maraming oras para isagawa yung karamihan ng aming mga repairs. And then on the issue naman po ng testing, lately ho, yan ho ang doon na ho kami patungo. Magkakaroon na rin kami ng program para matest natin yung mga empleyado natin, especially ho yung mga nasa revenue line para maiwasan po natin yung nangyari sa MRTP. Okay. Pero hindi ho kaya parang too late in the day yun? Bakit ngayon lang? Sir, so far kasi wala ho kaming infection na nangyayari. Ano? Kasi from the very beginning ho, nag-monitor ho kami talaga. May dashboard kami araw-araw talagang binomonitor. In fact, lahat ho ng mga division managers, mga section managers, daily po nagre-report kami anong status ng aming mga empleyado at the same time yung kanilang family kasi doon ho namin makikita kung merong nai-infect sa amin. So naging obligasyon namin na yun. Araw-araw, lahat ho kami mga managers talagang daily minomonitor ho namin yung mga tao namin para makita namin anong kalagayan ho nila. And so far ho, doon sa monitoring, wala hong naging kaming problema. Except nga yan po, yung, sa ngayon, yung as of last week, may nag-positive na dalawa which are office-based. But sabi ko nga, at the same time, nung nag-positive sila, matagal na ho silang naka-quarantine kasi umpisa pa lang talagang naka-monitor na ho kami. Okay. Hindi ho yung biglang nag-positive, kasama ho namin sila. Hindi po. Talagang quarantine na po sila from the very, very beginning po. Okay. Jess, if the government will listen to ICC, what would you propose? Alam mo, tama yung mga panukala ni kasamang Eddie, pati na rin na Congressman Erickson, no? Maraming mga programa at plano. At ito ang pagkakataon na itest natin itong mga to. Ngunit, ulit nga na sinasabi ni Sir Jojo, no? Ang panahon ngayon, panahon ng pandemya. No? Talagang meron tayong mga issue. Ngayon, titingnan natin yung social distancing. Bakit ba may social distancing? Ang siyensya dyan, para yung droplets hindi makahawa. Ngayon, unti-unti natin binubuksan ang ekonomiya at mahalaga, isang malaking kasapi nito, ang kahalagaan ng public transport. Ngayon, meron tayo mga social distancing ng 1 meter, mga iba't 2 meters pa. Bakit hindi na lang natin
gawing mandato sa mga tao yung paggagamit ng face mask, tsaka face shield, tsaka yung mga sanitizing. Pwede natin liitan ito at lalong dadami ang makakasakay sa mga bus, sa train, no? Kasi ang issue lang ng distancing para maiwasan mo yung droplets na makahawa ka, no? Meron ka daling hand sanitizer, at ligyan mo ng face shield, no? Madali naman kumuha ng face shield ang mga tao, kukuha niyan kung makakasakay sila. Yung imbis na dalawa lang ang makakasakay sa isang at dalawang metrong pulgada, makakasakay ng tatlo o apat, nadagdagan mo ang maaring makasakay sa mga transportation. Kasi yun ang sinasabi ko why is there social distancing? Para hindi makahawa. Iniiwasan mo. Saan nakakahawa? Sa droplets, no? Dilagin mo. Kaya nga meron tayong mga protocols no? Pagdating naman sa kamay, sanitizer, siguro din natin lahat din meron. May mga bus meron din, mga taong sasakay meron din. No, mas marami. We can now mitigate the challenges that we are facing, no? Iwag natin kasi baka mas nag-overreact tayo Pag nag-overreact tayo, talaga, palyado ang ekonomiya natin. Mamamatay tayo sa nervyos, ano, Jess? Oo. May mga solusyon. Okay. Very good. Thank you, Jess. Congressman, let me ask you, may luxury of time ba tayo to remedy the situation? Oops, sandali po. Yes. Okay. Wala tayong luxury of time. Kaya gusto ko lang i-correct yung pagkakaunawa doon sa sinasabi ko kanina. Actually, yung transport system natin, yung paggamit natin sa kalsada, anti-poor. Bakit? Ang sinasabi natin na cost ng traffic, mga jeepney, mga buses. Pero actually, hindi po sila ang cost ng traffic. Ang cost ng traffic, sobrang dami ng private vehicles. Sa EDSA, 300,000 ang araw-araw na dumadaan ng private vehicles. Samantalang 4,000 buses lang. Kaya nga, matagal ko na sinasabi ano yung aking solusyon. Hindi natin pwedeng implement ngayon yung 40 billion rapid bus transit. Pero hindi naman natin pwedeng gayahin yan ng mistiso at teka-tekang mga infrastructure. Papalpak lang yan dahil sinasabi ko nga, ang traffic engineering is an exact science. Kung hindi yan, kung in-implement yan na hindi dumaan doon sa proseso, papalpak po yan. So ano yung proposal ko? Simple lang. From 6 to 9 a.m., from 5 to 8 p.m., 6 hours a day, wala munang dadaang private vehicle sa EDSA. Puro buses. Kahit gaano karaming buses. Imagine ilan ang buses? 4,000. Gawin mo pang 12,000 yan. Pagka walang private vehicles dyan ng 6 a.m. to 9 p.m., mayahatid natin lahat ng mga manggagawa natin sa kanilang mga ng mabilis. Mas mabilis pa dyan sa rapid bus na yan. Dahil pag nilagyan mo ng barricade ang isang kalsada, ibig sabihin, may obstruction na agad. Pero kung yan, aalisin mo yung private vehicles. Galagay mo lang. Gagawin natin mass transport highway ang EDSA for 6 hours a day. Di ba yung mga manggagawa natin, alas 4, alas 3 na madaling araw, umaalis na sa bahay para lang makarating sa kanilang mga tanggapan o sa kanilang mga pabrika? Ngayon, kung may kotse ka, apat na option naman. Huwag ka munang dumaan sa EDSA from 6 to 9 a.m., from 5 to 8 p.m. Pwede kang umalis ng maaga sa tahanan mo, katulad ng mga ordinary workers, makakarating ka sa tanggapan mo ng 6 p.m., 6 a.m., magagamit mo EDSA. Pwede rin naman, after 9 a.m., saka ka umalis. Okay. Pangatlo, pwede kang gumamit ng mga alternate routes. Pang-apat, dyan natin masasanay ang mga tao na gumamit ng mass transport. Kung maluwag ang EDSA, maraming bus, maraming form of transportation, UB,
hindi na magdadala ng sasakyan, hindi na gagastos ng gasolina, hindi na magbabayad ng parking, wala pang gaanong infrastructure na itatayo. Hanggat hindi natin na itatayo yung ating mga major infrastructure for mass transport, at least merong mass transport highway dedicated for ordinary workers at least 6 hours a day lamang. Okay. Yeah. Congressman, thank you. Pero let me ask you, maiba naman ako ng segue muna ako, ha? Ano okay. Pardon me, pero excited lang ako. Ano mangyayari sa House of Representatives sa botohan sa ABS-CBN franchise? Well, kasi ganito yan, ano? Yung Committee on Good Government saka Committee on Franchise, sila yung ano eh, sila yung gagawa ng committee report. Magde-decide sila ano recommendation nila at kami naman, boboto kami sa plenary. We are almost 300 congressmen. May kanya-kanya opinion. Hindi pa natin alam. Anybody's guess. Yeah. Pero as far as I am concerned, ako, eh, alam mo, nakikita ko na hindi naman, wala namang hadlang para bigyan ng franchise ang ABS-CBN. Yung mga karamihang tinatanong, eh, mga tanong na sa tingin ko, eh, for example, kung tax, issue on tax, dapat yung BIR. Pag issue on labor, meron naman regulating agencies yan, Department of Labor, NLRC. Pagdating naman sa mga corporate affairs, meron naman SEC. Uh-huh. Pagdating naman kung fair o fair yung reporting o hindi, eh, wala kaming karapatan na mag-decide, mag-judge sa ABS-CBN uh-huh. whether the reporting is fair or not. Kasi kami, we have full of biases, we are highly partisan. So, dapat ang mag-judge talaga dyan, yung viewing public. Pagka hindi fair yung isang estasyon, hindi pa tatangkilikin. Uh-huh. Kailangan pangalagaan natin yung kalayaan ng pamamahayag. At yan ang masisiguro natin. Bigyan natin ng prangkisa. Ngayon lang nangyari yan for the past ilang sampung taon na akong congressman, eh, wala namang ganyan eh. Bigay lang kami ng bigay ng prangkisa eh. Okay. Yeah. Natakot ako doon sa sabi kasi na bumoto raw segun sa konsensya. Eh may nagbumulong sa akin, teka muna, lahat ba yan may konsensya? Yun ang sabi. Kaya, anyway, yun ang topic natin ngayon. actually, lahat yan, GMA, ABS-CBN, it's not actually owned by the Lopezes and the Gosons anymore. It's owned by the people. It's owned by the people. Hindi lang yan kalayaan pamamahayag, pati yung paglilinang ng kultura at tradisyon natin nandiyan sa mga major stations na yan. Mm-hmm. Okay. Okay, baka sabihin na taliwas tayo sa issue ngayon. Pero anyway, pinag-uusapan lang. Salamat, Congressman. Pero Bert, alam ko may meeting ka pa kay Secretary Tugade. Would you care to react and give us your projections? Are we gonna ease the traffic and the concerns of the general public? Okay. Ano muna, no? Yung tungkol sa anti-poor. Totoo yun. Yung pre-COVID, ang sa sitwasyon natin dyan sa EDSA pa lang, no? Is talagang anti-poor. Ang sinasabi nga natin, 100% ng commuters dyan, ano? Yung 80% noon is yung talagang mahihirap, pero nagkakasya sila doon sa 20% na transportasyon, which is the mga buses, ano? Tapos yung 20% naman na commuters, eh, nadudun sila sa 80% na private motor vehicle. Yun ang gusto natin baguhin, eh, no? Through the years, masasabi ko na narinig mo na siguro ang sinasabi ko yan magmula pa nung ako'y naging LTFRB chairman noon, 2009. Ang problema natin sa public transport dito, hindi lamang dito sa NCR, kundi sa buong Pilipinas, it has reached sidewalk bending proportion. Ano ibig ko sabihin? Alam mo, yung kababayan natin, magkaroon ng konting pera, dalawa lang pupuntahan yan. Ano? Either magtinda o mamasada. Eh, ito nangyari sa ating bangketa. No?
sa dami ng mga nagtitiro, sa sidewalk vendor, yung mga tao ngayon sa kalsada na dumadaan. So, yung kalsada natin parang naging bangketa na rin. Ano? Lahat gusto maghanap buhay sa kalsada. Kung ang sabi ko, hindi pwede. Dapat yung control dyan. Ang dami ng may involve sa public transportation. As far as Department of Transportation is concerned, we are hell-bent ano, in baguhin yung tinatawag nating land transportation landscape, no? Public transportation landscape dito sa Pilipinas. Kaya sa mahabang panahon, nagtitiis na yung mga kababayan natin sa itsura ng ating public transportation. Yeah. So let's give the commuters a break as far as that is concerned. Yeah, Bert? Ang kung tinatanong mo kung nakikita natin, yes, we're succeeding. Sabi nga ni Edyap, it's a work in progress. No? Dahan-dahan, yeah, ma-achieve natin yung ating goal. Hindi natin pwedeng sayawan lang. Hindi pwedeng sayawan lang, yes, of course. At lahat ng nalagay natin dyan sa EDSA ngayon, those are permanent structures. Hindi yan experiment. Mm-hmm. Ano na pala nangyari doon sa Hapor Link at yung Skyway Extension para gumaan ng traffic sa EDSA? May solusyon na ba yun? Dahil sa, if I recall it right, nagka-problema pa tayo doon sa may cash and carry dahil ayaw pumayag ng barangay captain na magtayo kayo ng structure. Well, okay. As far as the Skyway project is concerned, it's ongoing, ano? Nabalam lang unang-una because of yung una tandaan nyo before the COVID nagkasunog doon sa may San Miguel Yamamura na naapektuhan yung structure doon ano at yun ay inaayos ngayon tapos of course nagkaroon ng COVID so natagalan yung nabalam yung trabaho natin but marami ng sections ang tapos na in fact yung kung kayo ay nagagawin ng EDSA no doon sa may Balintawak interchange gano'n kayo makikita parang malaking tulay doon, yun ang bahagi yun ng Skyway, no? Na nagkukonekta sa NLEX tsaka ng Skyway. As far as yun namang project ng Metro Pacific, yung Road 10, ang tawag po dyan, that's the east-west connection. Ano? Kung halimbawa nagagaling ka sa Rojas Boulevard, tapos gusto mong pumunta sa Quezon City, instead na doon ka dadaan sa EDSA, pwede kang dumaan dyan, ano? Via a Bonifacio Drive, tawid ka ng Delpan, tapos R10, then sampa ka na roon sa ramp ng tinatawag nilang Harbor Link, then you can go all the way to doon sa kabila sa Smart Connect, no? Pupunta na ng Mindanao Avenue. So yung mga projects na yan ongoing yan, ano? Sinisikap pa natin madagdagan yung mga infrastructure projects na para ang intention natin is mapagluwag no ang paglalakbay natin lalo-lalo na dito sa loob ng Metro Manila. Okay. Let me ask you Bert, para na rin kay Jojo at dun sa ating kaibigan si Alex. Yung mga projects sa Metro Manila, lahat ba ito coordinated with DPWH? Dahil lang sa kumisa may naghuhukay na lang, may nag-aasfalto. Sa Beijing kasi pag sinarado mo yung kalsada ng alas 10, alas 4, bukas na ulit eh. Ano kaya, Bert? Of course, lahat ng projects dyan, lalo particularly kung transportation yan, coordinated yan with DPWH and of course MMDA. No? Nag-uusap kami. Well, of course, kumisa may pagtatalo, but then at the end of the day, we resolve the issue. No? Talagang ganyan ang dynamics ng gobyerno. Eh, no? May pagtatalo. Pero at the end of the day, isang boses lang kami. Gusto naming mapagluwag yung buhay ng tao na nagta-travel dito sa Metro Manila. Yeah. Make it really a travel, not trouble. Ano? Okay. Trouble, yes. Alex, let me ask you, kailangan ba bang lakihan ng kalsada para ma-accommodate yung mga bus? Actually, maganda itong ginawa mo, Melo, kasi lahat ng idea sa iba't ibang sektor ay napakinggan natin. No? Hindi lang kasi engineering ang issue rito, yung kalsada, kung hindi yung kailangan na lahat ng magagandang idea na papakinggan natin. So sa talakayan na ito, narinig natin yung mga damdamin o yung mga idea ni Congressman Irise,
si Mr. De La Cruz, si Mr. Varela, Mr. Yap, si at of course si Asik Bert, ano? And alam mo kasi pag kung ginawa natin itong plano na ito at sa umpisa pa lang nung nag-umpisa pa lang yung COVID nung March o February, March noon. Nagkaroon na tayo ng talakayan nito. Pinatawag yung mga affected na mga operator. Pinatawag yung mga local government unit, yung mga mayor. Pinatawag yung mga kongresista. Pinatawag yung mga magagaling natin sa galing sa mga negosyante. Tapos, kinuha yung magagandang idea na ito at siguro naman yung plano na ginawa ngayon, pinapatupad ngayon, nagkaroon ng contribution ang bawat sektor. Yeah. Kasi ang masakit lang kasi sa mga bus operator, nagkaroon tayo ng plano, hindi naman kami kinakausap. Basta alam na lang namin na sa gantong pecha gagawin na to. Gantong pecha gagawin na to. Pero pag ganoon ang ginawa natin, ang bus industry is a multi-billion industry. 2013 pa, nagsimula na kaming magbago ng bus. Marami na kaming bus na mga bago. Kaya nga, may nagagamit ngayon sa EDSA augmentation na mga low floor na mga bus, mga brand new po yan, ay dahil kasama na po kami sa modernization program. So, napakalaki ho ng mga pagkakautang ng mga operator na ito sa ating mga banking system. So kung umpisa pa lang, kinausap na kami, kinausap yung nasa sa mga negosyante, kinausap yung mga mayor, mga congressman, at siguro yung idea na kung paano mapaganda lalo itong mga idea na ito, yung pinapatupad ngayon, ay konti lang ang makukuha nating reklamo. Kasi matatanggap namin ang decision o yung plano kung kami ay kinausap, at least kinuha yung idea namin kung anong paano mapaganda yung sistema. So, yun lang. Sana magkaroon pa na maraming talakayan katulad nito para magkaroon, mabuksan yung isip ng DOTR, LTFRB. Mabuksan yung isip nila. Ay, meron pa palang mas maraming idea na manggagaling sa iba't ibang sektor, yung mga apektadong sektor. At yun ay siguro i-modify nila o sabi nga nila, work in progress. No? Pero ang nangyari nito, work in progress na, pero napakarami ng mga kasamahan namin sa industriya na nawalan ng trabaho. Marami ng kumpanya na bankrupt. Maghihintay po ba tayo ng mas marami pa o magkocollapse na yung buong industriya ng bus? Okay. Maraming salamat po. Siguro, pakinggan natin, ano assurance mula sa LRTA? Attorney, please, anong aasahan ng taong bayan sa inyong serbisyo? Sir, tuloy-tuloy pa rin ho naman yung ating serbisyo kahit nalulugi po tayo in terms of ating ridership. So, wala rin ho tayong pinag-uusapan. Hindi pa ho naka-table ang issue on any fare increase kasi maraming tatanong ho yun na since nalulugi ho tayo, eh, baka mag-fare increase. Wala po. Wala pa naman hong naka-table na ganyang usapan. Hindi pa ho nare-raise yan. And then, tuloy-tuloy po yung implementasyon ng ating mga protocols. Number one po dyan, yung scanning po ng temperatura ng ating mga pasahero, yung proof bath, yung pag-spray ng alcohol sa kanilang mga kamay, and then yung paggamit ng ticket vending machine na tayo ibebenta sa teller, yung social distancing po sa ating mga stasyon, social distancing po sa loob ng ating mga tren, 160 lang po ang sumasakay, and then every after 45 minutes po, dinidisinfect po natin yung ating mga tren, yung sa loob po ng tren, every after loop, which is around mga 45 minutes po yan, pinapasok po ng ating mga sanitation team yung ating loob ng trend at dinidisinfect po lahat yan. And then, tuloy-tuloy din po ang disinfection ng ating mga estasyon, yung mga handrails sa loob po ng elevator, yung handrails ng escalator, yun pong mga turnstile. So, tuloy-tuloy din po, every 45 minutes po yung disinfection po natin. Nabanggit sa akin ng mga kaibigan natin sa air industry na gumagamit yung mga aeroplano ng HEPA filters para mawala yung mga mikrobyo at iba pa sa aircon. Will you also be using that in our trains?
Yes, sir. Meron kami tinitingnan na technology. I-integrate po namin nun sa loob ng aircon. Meron hong tinitingnan ngayon yung ating engineering department na ganyang technology po. And we will pursue that po kung makakatulong po ito sa ating pag-secure po ng kalusugan ng ating mga pasahero. Yeah. Okay. Jess, from your team? Yung ating pinag-uusapan ngayon, yung problema ng traffic, matagal ng problema yan. No, masakit man sabihin, pero sa totoo lang, kulang ang foresight at maraming administrasyon. Bine-blame natin, maraming sasakyan. Dumaya ang kotse, dumaya ang mga bus, dumaya ang mga jeep. Dahil kulang ang ating public transport, yung ating infrastructure for a train system. Alam mo, tulad ako, nanirahan ako sa mga ibang bansa. No? May sasakyan ako. Pero mas maigi sa akin, gumamit ng tren. No? Paikot-ikot ako kung saan-saan meron. Ngayon, huli pa ba? Hindi huli. Kasi pag binigyan mo ng option ng tao, maraming gagamit. Kaso wala tayo niyan eh. No, wala. Kunyari itong, kaya yung middle class, dumaan ang mga sasakyan dahil sa pangangailangan ng transportation. Kunyari, meron tayong magandang efficient train system, no? Na meron mga parking spaces, papakada yung sasakyan, sasakay. Uuwi na lang yan sa gabi para kunin yung sasakyan para dumiretso sa bahay. Wala tayo nun eh. Kaya ang mga tao, namili ng mga sasakyan. Ngayon, bine-blame natin. Dahil kung wala rin tayong train, yung mga ibang negosyante, bumili ng bus. No? So, yung essence of a good the train system, no? Kulang. Kailangan niya ay pagpatuloy na. Hindi natin na bigyan ng pansin. Dapat umpisahan na lahat ngayon. Kaya ako, itong mga ginagawa natin, parang karamihan dito, stopgap mechanism eh. Okay. No? Okay. Kasi siya pa rin yung problema. No? Alright. Tapos, sigyan pa natin ng bicycle lane yung EDSA. No? Magandang panukala sa panahon ng lockdown, pero panag-umpisa na, safety na naman ang problema sa EDSA pag iniwanan mo yung mga pagleta dyan. Okay. Jojo, may meeting ka pa. Ano ang aasahan ng taong bayan sa MDA, GM? Okay, una-una, no, na MDA po, tanda natin sa enforcement kami. Konting-konti lang ating policy. No? That's why sabi nga ni Sir Bert Sonsing, may coordination meeting kami. Halos ano yan, twice, thrice a week, nag-uusap-usap po kami. Dahil kailangan talaga pagtulong-tulungan natin na. Yung pagdating po sa traffic, yes, given na yan. Ano? Dahil nga sa dami ng sasakyan, wala namang alternatibo ng ating mga workers. Paano transportation nila? Pero yan po, asahan po natin. Ano? Unti-unti ang ginagawa po ng paraan yan. We have competent people, no? At DOTR at LTFRB. And kaya nga po nagkakasundo kami lagi. Dahil wala pong solong magaling dito. We need the help of all experts, so including, no, yung sa Congress po natin na para masuportahan tayo sa oversight na mga committee sila sa Committee of Transportation, madalas din kami mag-report them. So bottom line is, ang sa amin lang is nandito kami, no, to para makinig. Pagplanuhan natin yan ng maayos. Of course, yung kay Sir Alex nga, no? Hanap buhay yan. Ang provincial basis natin, hindi pa tumatakbo. Pero pagkaalam ko po talaga, may plano naman po ang LTFRB dyan at DOTR. And we're ready, no? We're ready to support them. Okay, very good. Eddie? Yes, please. Final message, dahil lilipat na tayo kina Kaegay at kina Bert. Yes, please. Oo, final, ano? Yung... Yung akin lamang, di pagbigyan natin ang MMDA tsaka yung DOTR at malaking ang kumpiyansa ko na itong busway ang solusyon dito sa bus transportation problem sa EDSA. At hindi lang yan. Pwede natin gamitin itong konsepto sa ibang major routes. Halimbawa, sa Katipunan, sa Quezon Up, sa Commonwealth, sa Sukat, sa Pote. Habang wala tayong rail system, yan muna ang ating solusyon. This is a very cost-effective, proven solution to mass transit. At yung ang commuters natin, hindi na makakaantay pa
ng perfect system. Ika nga, perfect is the enemy of good. Kaya, do not aspire for perfection. The people, the commuters, cannot wait for perfection. Kailangan gamitin natin lahat ng paraan para malutas itong problema natin. If not completely, at least partially, ano? Yun lang masasabi ko. Kunting pasyensya at darating tayo dyan. Ako rin, I'm impatient. Kaya ito, minomonitor ko yung progress nila, no? Meron akong mga suggestions. In fact, I'm requesting for a meeting of the team kasama si GM Jojo, no? Pag-usapan natin at kung ano pa ang magagawa natin, ano? Yun lang, Camelo. Okay. Salamat, see you. Salamat. See you to Tuesday Club. Okay. Yeah, salamat. Congressman. Yes. Hello. Yes, please. Go ahead. Message. Well, gaya na sinabi ko, wala tayong train system, pero meron naman tayong mga bus at mga transportation system, UBs, mga PUJs, mga modern buses. Dapat sila yung bigyan natin ng ano, ng suporta. Alam mo, sa train, yung MRT, for example, government is subsidizing around 54 pesos per passenger. 54 pesos. Ang nakikinabang dyan, yung mga may-ari dyan na mayayaman. Pero dito sa mga bus companies natin, na matagal na namang nagsiservisyo sa atin, hirap na hirap sila sa mga regulations ng LTFRB. Yung mga jeepneys natin, hirap na hirap sila sa regulations ng LTFRB. Yung mga UB Express natin, hirap na hirap sila. Hindi naman kailangan na nating sa ngayon, kung wala pa tayong train, hindi naman natin kailangan pa ng infrastructure. Supportahan lang natin sila. I-prioritize lang natin sila over our major highways. Yung mga magsasakyan naman, kung nakita nila na efficient yung bus system natin, UB Express natin, they would rather not buy a car. They would rather ride the buses or the UBs and the PUJs. Kung efficient lang at less ang traffic. Ang problema ng EDSA, hindi yung mga buses, hindi yung mga jeepneys, hindi yung mga modern jeepneys. Ang problema ng EDSA, sobrang dami ng private vehicles dahil hindi nga efficient at hindi tinutulungan ng pamahalaan yung mga buses, yung mga jeepneys at yung public transport. Okay. Mukhang maraming homework yun. Kajimi, final words for today. Ako po ay isang commuter sa Metro Manila. Gumagamit ako ng MRT, LRT, point-to-point bus, Grab. At sinubukan ko sanang huwag na bumili ng kotse. Pero ngayon, parang pinag-isipan ko nang bibili na rin ako ng kotse kasi nga mahirap. Tama po yung mga nasabi na ang gusto lang namin bilang commuter, may choice. Kung mahusay ang public transport natin, hindi na natin kailangan bumili ng kotse. Naiintindihan ko po ang kahirapan hinaharap ng gobyerno, ng iba-ibang ahensya. Alam ko hindi madali po ang solusyon. Willing din po ako maghintay at magtiis. Pero yun nga, sana mayroong short-term at long-term plans kasi nga siyensya rin ito. At naniniwala po ako na talagang pinagpupursigihan nyo talaga na masolusyon ito. Umaasa ako na lahat tayo magsama-sama, private, public, commuters, para maibsan ang ating problema sa traffic. Salamat po. Okay. Mga kaibigan, with that, we bring to a close our fourth anniversary presentation. So let's just thank everyone who took time out. Bert had to leave early because he's in a meeting with Secretary Tugade. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa media, si Nalinggoy Alcuas, si Napat Santos, mga kaibigan sa ABS-CBN, sa GMA, at iba pa, who took time out to be with us. It's indeed a pleasure to have you with us. We look forward to more anniversaries. We'd like to say thank you to Lido for hosting us for the past 4 years until COVID-19 got into play. Thank you. I will pray for everyone's safety. We look forward to better days. God bless us all. Thank you very much. Till next time.
Thank you.